Nasa ano tayo, no? Third chapter na John. First John. And nasa second ano na tayo. Second heading. Doon na tayo sa love one another from verses 11 to 24. So, isa-isahin lang natin. Sabi sa verse 11, "For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another." Referring to chapter 2. This is, isahin natin yung sinabi doon. "Beloved, I'm writing to you no new commandment, but an old commandment that you had from the beginning. The old commandment is the word that you have heard. At the same time, it is a new commandment that I am writing to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining." So yung commandment na sinasabi niya, old commandment, is the commandment from the beginning na sinabi to love one another. And in reference to Cain and Abel, sabi dito sa verse 12, "You should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brothers righteous." Ito yung kahapon yung discussion natin sa last verse kahapon in verse 10. "By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother." So malinaw yung distinction. Kaya nga kahapon, medyo humaba yung discussion natin regarding dun sa ang hirap kasi magmahal, ang hirap umibig, ang hirap gawin itong mga utos ng Panginoon. While it is true that it is hard work, but it's supposed to be natural to us. Meaning, yung mahihirapan magmahal, as in yung mag-struggle magmahal at gumawa ng mabuti, sabi sa 10b, "Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother." So in reference si Cain, hindi niya mahal ang kanyang kapatid at hindi siya gumagawa ng righteous. Ang argument kahapon is dapat ang pag-ibig, ang paggawa ng mabuti ay natural sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya. So whenever we say na ang hirap, I think kailangan natin magkaroon ng bagong perspective or fresh perspective kung alin ba yung mahirap. Is it really hard to love? Is it really hard to do the right thing, to obey God? And we'll discover na ang paggawa nun ay normal dapat. Kaya naisulat ang 1 John para ipakita sa isang mananampalataya yung realidad kung sino siya at kung ano dapat ang ginagawa niya. Kaya marami ditong pagtutulad or paghahambing sa isang mananampalataya na lumalakad sa liwanag at mananampalataya na nagmamahal sa Diyos at umiibig sa kapwa at gumagawa ng mabuti as compared to those who don't. At ang judgment doon, hindi yan mananampalataya. They are the children of the devil. They're not walking in the light. The truth is not in them. Makita natin yung contrast na on the other hand, lahat ng mga bagay na mabubuti at pagmahal ay normal sa isang Kristiyano at ang abnormal sa isang Kristiyano ay yung kasalanan. So kung titingnan natin, hindi mahirap magmahal in a sense na kung normal sa'yo yun, kung nandoon sa yung pag-ibig ng Diyos, parang paghinga. Hindi mo kailangan mag-practice huminga or hindi mo kailangan matutunan huminga kasi normal mong ginagawa. Ang problema kapag nahihirapan ka huminga. In many cases, bakit ba nahihirapan huminga? Pagka may obstruction sa air passage, pag may pneumonia, kunyari, or may tubig sa baga, o kaya may hika, yung mga bagay na yon ay hindi normal sa katawan ng tao, kaya siya nahihirapan gawin yung dapat normal na ginagawa niya. So in the spiritual sense, normal sa atin dapat magmahal. It is a reality to us. Kaya nga, sa susunod na chapter, makita natin doon, sa chapter 4, verse 7 and 8, "Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God." It's a reality.
realidad dun sa isang mananampalataya. It is not something to learn, it is not something to acquire, pero yun na yung buong pagkatao ng isang born of God or born again. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Kung hindi ka nagmamahal, hindi mo kilala ang Panginoon. At alam naman natin, yung knowing dito is to have an intimate relationship with the Lord. So, in that case, kailangan nating ma-identify na itong book of John ay binibigyan tayo ng heads up. Ano yung heads up sa atin? That we should have a victorious view of Christ na binestow niya sa atin yung mga graces at yung mga fruit of the Spirit, which is makita natin na encapsulate siya sa dalawang bagay. Yung sinabi dito na negative. Whoever does not practice righteousness, meaning yung righteous acts, ano yung mga righteous acts? Pagpalagay na lang natin yon sa fruit of the Spirit as against sa acts of the flesh. Let's go to Galatians chapter 5. Oh, Galatians chapter 5. If we read Galatians ko. Yeah. Galatians chapter 5 in verse 'yan, chapter 4 pala ako. Ayan. Galatians chapter 5 sa verse 10, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident. Ito yung kabaliktaran ng good works. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Kita natin, consistent itong sinulat ni Paul sa Galatians sa sinasabi ni John na may distinction between a Christian and non-Christian. These sins na binanggit na hindi ka nag-walk sa Spirit, these are unnatural sa isang Kristiyano. Therefore, itong mga bagay na ito ay dapat iwasan at hindi sa atin makita. Pero, naiiwasan ba natin siya ng tuluyan? Ito ba ay na-eradicate natin sa buhay natin araw-araw, o meron bang araw na hindi tayo nag-fall sa anumang sin na nakasulat dito? Tingnan natin. Sabi po sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. At sabi sa verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. What does this mean? Yung na kay Kristo na, yung mga nabanggit na kasalanan sa unahan, ay patay na, na-mortify na kay Christ. But we still keep on mortifying it since we're still in this body of death. Sabi sa preaching ni John MacArthur na stinking but living, kung tama yung title na naalala ko, na ang idea of us being crucified with Christ ay yung body of death na nandun pa rin, nakakabit sa atin. And there will come a time na binanggit din sa binasa natin sa 1 John na darating ang Panginoon. Let's go back to 1 John chapter 3 sa mga naunang verses. Sabi dito sa verse 2, beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as he is pure. So, nandun yung idea na hindi pa tayo ganap, pero papunta tayo sa kaganapan. We're not yet perfect, but our trajectory is perfection. And in the return of Christ, sabi doon, we will see Him face to face, and we shall be like Him, because we shall see Him as He is. So, anong kailangan gawin? Those who hope in Him,
purifies himself as he is pure. So, anong makikita natin dito? Sabi ko kanina, hindi dapat maging mahirap sa atin ang paggawa ng mabuti, yung righteousness, and yung loving our brothers and sisters. Bakit siya nagiging mahirap? It is because of the sin that easily entangles. Sabi sa Hebrews, get rid of sin that easily entangles. Tumatakbo ka, you're running the race. And the great cloud of witnesses, they are observing us. They're observing you and me. And dahil may sin, merong mga bagay na nakakatisod o yung pumupulupot sa ating mga paanan, bumabagsak tayo. So, anong kailangan gawin? Sabi sa verse 15 ng verse 3, and everyone who does hopes in him purifies himself as he is pure. Kailangan may purification, may pagsuko ng mga kasalanan, may paglilinis. If those things are unnatural sa iyo, ay hindi mo hahayaan na nasa sa iyo yan. For example, kahapon naglinis kami ni Evan. No? Naglinis tayo ng garden natin, ng plant box sa harap ng church. At ang daming suso, ang tag doon yung snails. Sobrang daming snails. At may kita ko na grabe sila kumapit sa halaman. Sa sobrang daming snails na nakakapit doon sa mga ano bang halaman yun? Mataas na pinutol natin. Sambong. Nandun sila sa mga dahon. Nandun sila, nakakapit, at yung sambong, yumuyuko na. Halos nabali na yung mga sanga kasi ang bigat ng snails. Parang hindi bababa yata sa anim na snails yung nakasabit dun sa sanga, isang sanga. At kaya siya nakababa. So, kung ikaw ay puno, hindi natural sa'yo na, hindi lang dapat bungang makita sa'yo. May makita sa'yo yung snails or kung ano mga bagay na nagpapabagsak sa'yo. So, anong dapat gawin? Tanggalin yon. Lalo na sa tao. Kapag may nakita kang nakapatong sa yung snail, ano ba snail sa Tagalog? Suso. No? May nakapatong sa yung suso, hayaan mo lang. Parang kadiri yata yun, di ba? Nasa mukha mo yung snail. It's unnatural sa'yo. That's why you need to purify yourself. You have to clean yourself from it kasi hindi yun natural sa'yo. Ganon din yung sin. Ang ginagawa ng sin, the things that are natural na dapat expected na ginagawa ng Christians, like yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control, is supposed to be natural na ginagawa ng Kristiyano, pero hindi niya magawa because of sin. The sin that prevents us. At paano daw natin ma-overcome yun? Balikan natin si Galatians chapter 5. Para ma-overcome, sabi dito, keep in step with the Spirit. Sabi, but I say to you in verse 16, walk in the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. What does it mean to walk in the Spirit? In Romans 8 verse 4, in order that the righteous requirement of the law must be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the Spirit. Anong ginawa nun? Sa verse 1, makita natin, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ from the law of sin and death. Consistent yung sinabi ni Paul in Galatians that in these things, yung fruit of the Spirit, there is no law against it. For the law of the Spirit has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law weakened by the flesh could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law must be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Grabe yung consistency sa mga words ni John and ni Paul, na sinasabi nila,
Kailangan may distinction. Kapag ka Kristiyano ka, mananampalataya ka, sa mga naunang verse, sa mga naunang chapter sa 1 John, binanggit yung propitiation, paglilinis, pag-justify sa atin, you're already justified. And if you're already justified in Christ, sabi dito, na-fulfill na ng ginawa ni Cristo Jesus yung law na hindi natin kaya fulfill. Ito yung comfort ng isang mananampalataya sa Romans 8 verse 9. You, however, are not in the flesh, but in the spirit. Ulitin ko ah. You, however, are not in the flesh, but in the spirit. So, nireiterate dito ni Paul na Kristiyano ka, tinubos ka ng Panginoon, parang sabi ni John, God the Son propitiated for our sins, then we are not in the flesh, but we are in the spirit. Pero ito yung, ano, may condition eh. If in fact, the Spirit of God dwells in you. Kung nananahan sa'yo ang banal na Espiritu, kung tunay na nananahan siya sa'yo. So, balikan natin si 1 John. Sabi dito sa chapter punta tayo sa chapter 2 verse 26. I write these things to you about those who are trying to deceive you, but the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you, but as his anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in him. Ano yung sinasabi dito ni John? Sinusulat ko sa inyo to para hindi kayo malinlang. Ano bang purpose ng mga false teachers, ng mga self-deceivers, ano yung mga deception sa atin? For us to be mag-fall tayo sa sin, magkasala tayo, yun lang naman objective nun eh. Pero ang guarantee dito ni John na sinasabi, but the anointing that you receive from Him abides in you. Ano yung anointing na na-receive natin mula sa Panginoon? Ano yung sinasabi niya, nag-abide na sa atin yung anointing ng Panginoon? Sa Jeremiah chapter 31 verse 34, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Anong ginagawa kapag tayo ay na-propitiate? Kapag tayo na-justify? Pag pinagbayaran ni Kristo Jesus? Meron tayong guarantee. At sino yun? No? Hindi ano yun. Sino yun? Hebrews chapter 8, verse 11. Kinote din ito. From Jeremiah. Pero tignan natin. And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. So, sa Hebrews, nakita natin dito yung they shall know me from the least of them to the greatest. Tapos si John naman, sinulat niya, little children, fathers, young men, ina-address niya before niya sinabi that the anointing of God is in you. So may reference sa tuturo ng Panginoon na ang nagtuturo sa atin ay napahintulutan ng ligtas sa atin ng Panginoon, pagpapatawad sa atin ng Panginoon, yung pagtuturo sa atin. Nino? Question pa rin. The Holy Spirit na binigay niya, sabi dito sa 1 John, I write these things to you about those who are trying to deceive you, but the anointing that you received from Him abides in you. At anong anointing to? Yung banal na Espiritu na iniwan sa atin from the day of Pentecost, bumaba ka nila Pedro at sa mga Kristiyano, the 3,000 people who were there, hanggang ngayon, everyone na binabayaran ni Kristo o binayaran ni Kristo ang pagkakasala at pinabanal niya, tinubos niya, ang resulta nun ay may anointing sa atin. We are all anointed and baptized by the Holy Spirit. And the Holy Spirit is abiding. Sabi ito,
from him abides in you, and you need not anyone that anyone should teach you, but as his anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in him. May tinuturo ang banal na espiritu in reference to the work of the Holy Spirit. Sabi sa Galatians chapter 5, keep in step with the Spirit. Keeping in step is obeying His teaching. Walang ibang magtuturo sa atin kundi ang banal na Espiritu. Pero paano tayo nag-keep in step? Paano tayo sumusunod sa kanyang yapak? Paano tayo natututo? Merong lesson. Ang lesson ay nagmumula sa kanyang salita. The moment we neglect the Word of God, the moment we neglect the teaching of the Holy Spirit, the moment that we say na hindi ko kailangan ngayon ng salita ng Diyos, doon tayo nagsisimula na nag-gratify sa flesh. Kasi yung flesh, ayaw niya. Ayaw niya yung pagtuturo. Ayaw niya yung tiniteach ng banal na Espiritu. Ayaw niya yung nire-reveal ng banal na Espiritu. Now, gusto ko lang i-reiterate dito na pag sinabing Noah, but as His anointing teaches you about, you have no need that anyone should teach you. Hindi ibig sabihin ito, hindi nyo kailangan ng teachers or pastors. Or for that matter, wag na tayo mag family worship kasi ano naman, yung general na espiritu eh. Sa charismatic circles, may ganong idea na narinig ko si Holy Spirit. Sa atin, pag sinabi natin narinig natin si Holy Spirit, kailangan may sagot. May basihan. Anong basihan? Saan mo nabasa? Anong verse at chapter? Hindi yung mystical na narinig ko ang tinig ng Panginoon na nung tahimik, narinig ko siya, still small voice. Ngayon, ang pagsasalita at pagtuturo ng banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya very important ito, mga kapatid, na kung titignan natin kung bakit ba mahirap magmahal, bakit mahirap gumawa ng mabuti, bakit hirap na hirap tayong sumunod sa banal na Espiritu in manifesting the fruit of the Spirit, ang hirap ng love, joy, peace, ang hirap maging patient, ang hirap maging kind, ang hirap maging yung gentle, yung mahirap yung self-control. It's because we are neglecting the Word of God. Na dapat, ito yung fuel natin, ito yung gumagasolina sa atin o nutrients natin para kumilos sa araw-araw, mapalakas tayo, mabigyan tayo ng magandang response pagdating ng mga temptation, pagdating ng mga mga pagsubok sa ating pananampalataya. Unless, dito na papasok, balik tayo sa chapter 3. Sabi dito sa verse 12, we should not be like Cain who was of the devil and who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Unless we are evil, unless we're not saved, do not be surprised, brothers, that the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ang bigat na naman ito. Kasi kahapon, pinag-uusapan natin, ang bigat eh. Na kung hindi ka namumuhay ng may kabanalan, ng righteousness, at hindi mo minamahal ang kapatid, ikaw ay hindi Kristiyano. Ikaw ay anak ng demonyo. Ito, mas pinabrinod din ni John with the illustration of Cain and Abel. Si Cain talagang hindi siya anak ng Diyos kahit magkapatid sila. Imagine, sino ama nila physically? Same. Si Adam. Pero bakit may iba? May ibang ginagawa si Cain at may ibang ginagawa si Abel. Because in the spiritual parenting, hindi iyon mula sa Diyos yung ginagawa ni Cain, kundi gawa sa mula sa kanyang ama na si Satanas. At si Abel naman, ang ginagawa niya ay yung mabuti dahil siya ay anak ng Diyos. Napakalinaw nun. So, ano daw ang gauge natin?
Paano natin malalaman na tayo ay tumawid na mula sa kamatayan papunta sa kaliwanagan, ay sa buhay at sa kadiliman papunta sa kaliwanagan? In verse 14, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Bakit kaya we love the brothers? Hindi our brothers. I could put it as the brethren. May pinatutukuyan dito na hindi lang siya relational, nakapatid mo sa laman. Kasi ang example dito, si Cain and Abel, no? Baka ma-misunderstood na mahalin mo lang yung kapatid mo. But when we say the brothers, pinatutungkulan siya sa kongregasyon ng mga mananampalataya. And this includes our sisters, brothers and sisters. Because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Question. So, ibig sabihin, kapag ganito ang estado mo, na wala sa'yo ang nakinamumuhian mo yung kapatid, ikaw ay isang mamamatay tao. At saan natin makikita yun sa Biblia? Sabi ni Kristo, ano yung standard na binigay ni Kristo? Paano ka maging murderer? Magalit ka lang sa iyong kapatid, ay matay ka na. Ganon kabigat. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. And alam mo na matay tao ay walang kaligtasan yan. Wala siyang buhay na walang hanggan. Ngayon, another question. So, pwede ba mag-fall dito ang mananampalataya? Pwede ba siyang magkasala? Of course. We do this every day. Nagagalit tayo sa kapatid natin, na mumuhi tayo sa kanila. Pero gaya ng sinabi ko kanina, itong mga bagay na ito ay hindi natural sa atin. Kumbaga sa isang tao na natural sa kanya, normal huminga, ang pagiging magagalit or ang pagkamuhi sa kapatid ay hindi normal dapat sa kanya. Para itong isang sakit na kailangan ma-eradicate, kailangan itong for example, pneumonia. Kailangan ma-flush out yung tubig sa baga mo so that you can breathe normally. Because yung water sa lungs ay hindi normal sa'yo. Kailangan matanggal yun. So, sa isang Kristiyano na nag-fall sa ganitong sin, he can't help. He can't help but repent of that sin. At sabi sa 1 John 1:9, pinauna na ni Juan, na sinabi niya, kung tayo magkasala, we have an advocate sa chapter 2, Jesus Christ who propitiated for our sins. In chapter 1, sinabi, but if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Sabi kanina, those who place their hope in Him should purify themselves. Ibig sabihin, kaya natin pinapurify ang ating sarili kasi nagiging impure tayo. May mga kasalanan na unnatural sa atin, na nasa atin pa at kailangan itong linisin. At paano daw tayo malilinis? Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins. At ang guarantee, those who confess their sins, God is faithful and just, and He will clean them. They will be cleansed by the blood of Christ. So, in verse 16, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Again, love na naman, pinakikita dito, at ano daw ang pag-ibig? Kapag tayo ay sinacrifice natin yung sarili natin, meron tayong mortification ng flesh. Unahin natin ang brothers. Sabi dito, by this we know that love that He laid down His life for us, that's Christ. And we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Ang ganda ng illustration dito ni John. Na kung meron daw kapatid na nangangailangan at sinara mo ang iyong puso sa kanya, paano masasabi ang pag-ibig ng Diyos ay sumasayo? And Deuteronomy verse 15, Chapter 15, verse 7, Old Testament pa lang, binanggit na. If among you, one of your brothers should become poor in any of your towns within your land, and the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart
or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Sabi, kapag may mahirap, may nangangailangan sa inyong bayan, sa anumang bayan na bibigay sa inyo ng Panginoon, huwag niyong tigasan ang inyong puso o itikom ang inyong mga kamay para dun sa mahirap na kapatid. Ngunit buksan niyo mga kamay at bigay sa kanya yung sapat para sa kanyang pangangailangan, kung ano man ito. You go to church. Matin ka sa church. Every Lord's Day. Iniisip mo, what can I get? Ano makukuha ko? That's the wrong attitude of a Christian. Hindi dapat ganon. Pero pag umatin tayo sa church, since the church is designed for mutual edification, ang tanong mo dapat sa sarili mo, ano yung pangangailangan ng kapatid ko na mabibigyan ko yung kasapatan? Mapuprovide ko. Now, it's not always material things. Pero obviously, kung ang kapatid mo ay nagugutom, pakanin mo, nauuhaw, painumin mo. May pangangailangan siyang material, ibigay mo. And minsan, akala natin wala tayong maibibigay kasi material things lang ang pangangailangan ng tao. Pero hindi. Maraming pangangailangan ng tao. Very complex ang pangangailangan natin. One of which is encouragement. Kailangan ng encouragement ng kapatid mo. Kailangan niya ng counsel. Rebuke, kasama yun. Ibigay mo yun ng sapat-sapat sa kapatid mo. Kung kinakailangan niya ma-rebuke dahil magkakasala siya, sabihin mo sa kanya in the spirit of Matthew 18, alam naman natin yun, at yun ang pangangailangan niya na tinutugunan mo. Maybe that person needs affirmation. Affirm the person. Maybe the need of the person is forgiveness. Forgive the person. Maybe the need of the person is encouragement. Encourage the person. Maybe healing. Kagalingan. Sabi, ipanalangin ang may mga sakit at siya'y gagaling. So, if we have that attitude in our heart, whenever we go to the Lord's Day, fellowship, pinapakita natin kung anong pag-ibig. We are laying down our lives for our brothers. Verse 17, but if anyone who has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Paano daw nalalaman, isa pang gauge na ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin? Kapag nakita daw natin yung kapatid natin na may pangangailangan at nasa atin, kumbaga nasa atin yung katugunan, sabi dito, if anyone has the world's goods, nandun sa iyo yung katugunan sa pangailangan ng kapatid mo at hindi mo ito binigay, ngunit sinara mo ang iyong puso laban sa kanya, sabi dito, paano ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa kanya? Verse 18, little children, kahapon sinabi natin, mga little children, ito yung mga weak in the faith pa. Sabi, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Huwag tayong mahal lamang sa pamagitan ng salita, ngunit sa pagkilos at sa katotohanan. Love must be sincere. Cling to what is good and hate what is evil. By this we shall know that we are of the truth and reassure our heart before Him. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart and He knows everything. Pag ino-condemn tayo ng puso natin, may conviction, may sabi kanina sa Romans 8, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero kapag may condemnation, ano yung nako-condemn sa atin? It is not us, but the sin in us. Kasi hindi na tayo makukondemn kung Kristiyano tayo eh. But if we're sinning, yung kakundi-kundi na ay yung kasalanan. No? Unless you're not a believer. Ikaw mismo yung kinukundi na. So ano kailangan gawin? Repent. Verse 21, beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. For therefore, no condemnation to those who are in Christ Jesus. Verse 22, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. Kung ano man ang hilingin natin, ibibigay niya. Sinabi ito ni John, ni Christ, abide in me. If you abide in me, my words abide in you. Ask whatever you wish, it will be given to you.
At ito rin yung garantiya sa atin na kung ano man ang ating hilingin ay ibibigay ng Panginoon. Verse 23, and this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another. Dalawa yun. No? Kita natin. Manampalataya tayo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at mahalin ang isa, just as He has commanded us. Whoever keeps His commandments abides in God, and God in him. And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Ito na yung sinasabi ko kanina. Paano tayo matututo sa mga tinuturo ng Diyos? Saan tayo makikinig? How can we learn? Sa tagapagturo, ang Banal na Espiritu. Anong tinuturo ng Banal na Espiritu? Ang salita ng Diyos. So, napakaganda ng pagkaka-elaborate dito ni John sa pagiging reality ng isang Kristiyano na namumuhay sa katwiran at kabanalan at sa pag-ibig. So, without all of this, we're dead. Wala tayong magagawa. Patay tayo. So, ayun. This ends my teaching and dako tayo sa question and insights.